Muli po, ang tangi po namin paalala sa inyo ay pumunta lamang po kayo sa itinakdang schedule at ang schedule ng inyong pagpunta ay nakabase po sa first letter ng inyong last name at hindi nyo po kailangan pumunta ng maaga sa venue. May mga nagko-comment actually dito sa aking previous vlog, sinasabi, bakit po sinasabi pa yung mga letter na yan? Pwede mo naman yung i-flash. You know what, guys? Ito ang mahirap sa ating mga Pilipino. Minsan, kailangan talaga natin ibigay. Isusubo talaga natin sa ating mga kapwa Pilipino yung mga information na dapat nilang malaman. Kasi minsan, kapag ka-pinox na lang natin yan, hindi nila yan binabasa. Pagka freenash na lang natin yan, hindi nila yan babasahin, hindi nila yan masyadong titignan. Kaya mas maganda, binabanggit po natin isa-isa yung bawat apelido ng mga recipients ng ating PIDAW members at ng ating mga senior citizen nang sa ganun hindi po sila nalilito at nalalaman po nila ang talagang legit information na kailangan po nilang malaman. Narito na nga po ang pagbibigay ng cash cards para sa ating mga PIDAW members of Persons with Disability Affairs Office ngayong araw, January 9, 2020. Ay, sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Fanatics, welcome back to my channel and for our today's video, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagbibigay ng cash cards para sa ating mga PIDAW o Persons with Disability Affairs Office ngayon pong araw, January 9, 2020, Sabado. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa ating channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe! Pero bago nyo nga po muna makuha ang inyong mga cash cards ATM sa ating mga PIDAW members, ay meron muna po kayong apat na dapat tandaan. At ang tanging po namin paalala, una, kung sino lamang po ang nasa listahan, ay sila lamang po ang makakapag-claim ng kanilang cash gift. Okay, malinaw po yun ha. Kung sino lamang po ang nasa listahan na ipapakita namin sa inyo mamaya, ay sila lamang po ang makakapag-claim ng kanilang cash gifts. Pag nakita nyo po nga po ang... Pag nakita nyo po na wala doon, pag wala po doon ang inyong pangalan, ay huwag na po kayong pupunta doon sa venue para hindi po tayo magkagulo. Number 2, pumunta lamang po sa itinakdang schedule o oras. Ang schedule ng inyong pagpunta ay nakabase sa first letter ng inyong mga last name or nakabase po sa inyong family name. Hindi na po kailangang pumila nang maaga sa venue. Okay, inuulit po namin, ang pagpunta nyo po doon sa venue ay nakabase po sa first letter ng inyong mga apelyido. So halimbawa, kung kayo po ay letter A ang inyong family name, so pupunta po kayo doon sa oras na ibibigay po namin sa inyo. Pangatlo, magdala ng isang valid government issued ID, pwede na rin po ang inyong PIDAW ID o privilege card. So kung meron po kayong PIDAW ID na na-issued na po sa inyo or meron po kayong privilege card, dalhin nyo na po yan sa venue pagpunta nyo po doon sa itinakdang oras na ibinigay po namin sa inyo. Number 4, maaari rin ang pagkuha sa pamamagitan ng authorized representative. Dalhin lamang po ang mga sumusunod. Letter A, original at photocopy ng valid ID ng mga senior citizen kung senior nga po ang pupunta dito na PIDAW members. Letter B, original at photocopy ng ID ng authorized representative. Kung meron nga po kayong papupuntahin na isang tao na dahil hindi nyo nga po kayang pumunta sa venue, eh magpadala po kayo ng kanilang authorized, magpadala po kayo ng ID sa inyong authorized representative. At letter C, authorization letter na pirmado po ng PIDAW member. So halimbawa nga po ako, kung ako nga po ay bedridden at PIDAW member po ako, kapag ka hindi ko nga po kaya pumunta dun sa venue na yon, ay magpapadala lamang po ako ng authorization letter doon sa authorized representative na kukuha po ng aking cash gift. Maliwanag po ba yun? Ngayon naman po ay pumunta naman po tayo sa listahan ng mga PIDAW members na makakatanggap ng kanilang cash gift ngayong araw. So eto po siya. Ayan! Kung kayo po ay mga taga-barangay Bagong Ilog, pindutin nyo lamang po ang link na ito.
Ayan, at pumunta po kayo sa page ng Pasig City Public Information Office at doon nyo po makikita kung kayo nga po ay nakasama sa listahan na may bibigyan ng cash gift ngayon pong araw. Pinapaalala po namin itong cash gift na pinapamigay po ngayon o yung cash cards na ipapamigay po ngayon sa ating mga PIDAW members ay first batch pa lamang po ito. Kung inyo pong matatandaan, noong 2019 kasi, nung namigay tayo ng cash gift sa ating mga PIDAW members, dahil wala pa naman pong COVID-19 noon eh. At ngayon naman pong pagbibigay ng ating cash gift sa ating mga PIDAW members, though ang dami nga po nagsasabi na bakit nyo pinapila pa, pinapunta po yung mga senior citizen o yung ibang mga PIDAW members o yung ibang mga PWD doon sa mga venue na alam naman natin na may pandemic. Guys, gustuhin man po natin lahat na puntahan po sa bawat bahay po yung ibigay po sa inyo yung cash cards na, na para po sa inyo ay limited lang po yung mga land bank teller na magbibigay po ng cash cards para po sa ating mga PWD members. Kaya please bear with them po sa mga magbibigay po, sa mga mag-a-assist po sa inyo, sa mga magbibigay po ng cash card sa inyo. Ngayon lang naman po siguro tayo mahihirapan ng ganito. Siguro naman in the long run, in the near future ay mararamdaman nyo na po yung ginhawa o ma-appreciate nyo po yung cash cards na ibibigay po sa inyo ngayong araw. So let's proceed na po tayo sa bagong ilog. Kung kayo nga po, o ang apelido nyo nga po ay nagsisimula sa letter A hanggang letter M, ang oras na pagpunta nyo po sa venue ng Bagong Ilog Elementary School ay sa ganap na alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Uulitin ko po, kung ang apelido nyo po ay nagsisimula sa letter A hanggang letter M, pupunta po kayo sa oras na alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Subalit kung ang apelido mo naman po ay nagsisimula sa letter N hanggang letter R, pupunta po kayo sa oras na alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. At ang mga apelido naman po na nagsisimula sa letter S hanggang letter Z, pupunta po kayo sa oras ng alas 5 ng hapon, alas 3 ng hapon, hanggang alas 5 ng hapon. Ngayon naman po, kung kayo po ay taga Barangay Buting, ang venue po na pupuntahan ninyo ay ang Buting Elementary School Gym. At pindutin niyo po itong link na to, pumunta po kayo sa Pasig City Public Information Office para malaman niyo po kung kayo ay nakasama sa listahan na may bigyan ng cash cards ngayong umaga. Okay. Kung ang apelido nyo naman po ay nagsisimula sa letter A hanggang letter M, kayo po ay pupunta ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Uulitin ko po sa mga taga Barangay Buting dyan, sa mga PIDAW members po natin na nakatira sa Barangay Buting, kung ang apelido nyo po ay nagsisimula sa letter A hanggang letter M, pupunta po kayo sa oras ng alas 9 ng tanghali umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Subalit kung ikaw naman po ay nagsisimula sa apelidong letter N hanggang letter R, pupunta po sa oras ng alas 9 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. At kung ang apelido mo naman po ay nagsisimula sa letter S hanggang letter Z, pupunta po ka po sa oras ng alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. At magdako naman po tayo sa Barangay Kanyogan. Kung ikaw po ay PIDAW members na nakatira sa Barangay Kanyogan, pindutin mo lamang po ang link na ito. Pumunta ka po sa Pasig City Public Information page at i-click mo po yung link na yan para malaman mo kung ikaw nga ay kabilang sa mabibigyan ng cash cards ngayong araw. At ang venue po na pupuntahan ninyo ay ang Kalinangan Covered Court. Kung ang apelido mo ay nagsisimula sa letter A hanggang letter J, ang oras po na pagpunta mo ay alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Subalit kung ikaw naman ang apelido mo ay nagsisimula sa letter K hanggang letter O, ang oras na punta mo sa Kalinangan Covered Court ay alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pero alam mo ba, kapag ang apelido mo ay nagsisimula sa letter P hanggang letter R, ang oras na punta mo sa Kalinangan Covered Court ay alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Subalit kung ang apelido mo naman ay nagsisimula sa letter S hanggang letter Z, ang oras na pagpunta mo naman po sa Kalinangan Covered Court ay ganap na alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Okay, maliwanag po ba yun sa mga nakatira sa Barangay Kanyogan na ating PIDAW members? Ngayon naman po, para po sa ating mga PIDAW members na nakatira naman po sa Barangay de la Paz, pindutin nyo rin po ang link na to. Pumunta po kayo sa Pasig City Public Information page at i-click nyo po yung link na yan para malaman nyo nga po kung kayo ay kasama sa mabibigyan ng cash gift o cash cards ngayong umaga. At ang venue po na pupuntahan ninyo ay ang Dream Homes Covered Court. Muli, para po sa ating mga PIDAW members na nakatira sa De La Paz, ang venue po na pupuntahan ninyo ay ang Dream Homes
covered court. At kung ang apelyido mo nga po ay nagsisimula sa letter A hanggang letter M, pupunta po kayo sa venue na yon ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Subalit kung ang apelyido mo naman po ay nagsisimula sa letter N hanggang letter R, pupunta po ikaw sa ganap na alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. At kung ang apelyido mo naman ay nagsisimula sa letter S hanggang letter Z, ikaw ay pupunta sa ganap na alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Magdako naman po tayo sa Barangay Kapasigan para po sa ating mga PIDAW members na nakatira sa Barangay Kapasigan. Ang venue po na pupuntahan ninyo ay ang Barangay Hall Covered Court. At pindutin nyo lamang po ang link na to. Pumunta po kayo sa Pasig City Public Information page at hanapin nyo po, i-click nyo po yung link na yan para malaman nyo po kung kayo ay kasama sa mamibigyan ng cash cards ngayong umaga. At kung ang apelyido mo ay nagsisimula sa letter A hanggang letter M sa ganap na alas 12 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, kayo po ay pupunta doon sa venue ng Barangay Hall Covered Court sa Barangay Kapasigan. Sa ganap naman ng alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon, ang mga apelyidong nagsisimula naman po sa letter N hanggang letter R ang pupunta doon sa venue. Subalit kung ang apelyido mo naman po ay nagsisimula sa letter S hanggang letter Z, hindi mo kailangan pumunta ng umaga dahil ikaw ay nakaschedule ng alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Magdako naman po tayo sa may Barangay Kalawaan para po sa ating mga PIDAW members na nakatira sa Barangay Kalawaan. Ang venue po na pupuntahan ninyo ay ang Barangay Hall Covered Court. So ang ibig sabihin po nito, malapit po ito sa Barangay Hall ng Barangay Kalawaan. Kaya naman, pindutin niyo po ang link na to. Pumunta po kayo sa Pasig City Public Information page para malaman niyo po kung kayo ay kasama sa first batch na mabibigyan ng cash cards ngayong umaga. Kung apelyido mo ay nagsisimula sa letter A hanggang letter J, pupunta ka ng alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Subalit kung ang apelyido mo naman ay nagsisimula sa letter K hanggang letter O, pupunta ka sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pero alam mo ba, kung ikaw ay nagsisimula sa letter P hanggang letter R, pupunta ka naman ng alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. At hindi nga po kailangang mag-alala ng mga apelyido nagsisimula sa letter S hanggang letter Z, dahil alas 3 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon ang inyong schedule. Muli pinapaalala po natin sa ating mga PIDAW members at sa lahat ng mga kukuha po ng cash cards ngayong umaga, hindi nyo po kailangan pumunta sa venue ng mas maaga nang hindi po nakatakdang oras para po sa inyo, para po maiwasan po natin ang pagdagsa ng mga tao doon sa venue na naka-assign para sa inyo. Ngayon naman, punta naman po tayo sa may Barangay Kapitolyo dahil alam ko po na marami nag-aabang na ating mga PIDAW members na nakatira po sa Barangay Kapitolyo at ang venue po na pupuntahan ninyo ay ang Barangay Amphitheater. Uulitin po natin sa mga Barangay Kapitolyo ng PIDAW members natin, pupunta po kayo sa Barangay Amphitheater. At pindutin niyo po itong link na to dahil pumunta rin po kayo sa Pasig City Public Information page para malaman niyo po kung kayo nga ay nakasama sa first batch na mabibigyan ng cash cards ngayong umaga. At kung ang apelyido mo ay nagsisimula sa letter A hanggang letter M at ikaw ay taga Barangay Kapitolyo, PIDAW members, pumunta ka po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Subalit, ang mga apelyido naman na nagsisimula sa letter N hanggang letter R, hindi mo po kailangan pumunta ng alas 9 dahil ang inyong schedule ay naka-schedule ng 1 o'clock p.m. at alas 3 ng hapon. Subalit ang mga naka-schedule naman ng 3 o'clock p.m. hanggang 5 o'clock p.m. ay ang mga apelyidong nagsisimula sa letter S hanggang letter Z. Muli po, paalala po ulit natin, kung hindi po kayo naka-schedule ng ganitong oras, hindi nyo po kailangan pumunta sa venue na yon. Kung anong oras po kayo naka-schedule, doon lamang po kayo pupunta. Magdako naman tayo sa Barangay Orambon ng mga PIDAW members at ang venue po na pupuntahanin nyo ay ang in front of Barangay Hall. Muli po, kung kayo po ay PIDAW members na nakatira po sa Barangay Orambon, pupunta po kayo sa in front of Barangay Hall ng Barangay Orambon. At kung ang apelyido mo ay nagsisimula sa letter A hanggang letter M, pupunta ka sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Subalit kung ikaw naman ay nagsisimula sa letter N hanggang letter R, hindi mo kailangan pumunta ng umaga dahil ikaw ay nakaschedule ng 1 o'clock p.m. hanggang 3 o'clock p.m.
ngayon, kung ang apelyido mo naman ay nagsisimula sa letter S hanggang letter Z, hindi mo rin kailangan pumunta ng maaga, hindi mo kailangan gumising ng maaga dahil ikaw ay nakaschedule ng 3 o'clock p.m. hanggang 5 o'clock p.m. Muli po, ang tangi po naming paalala sa inyo ay pumunta lamang po kayo sa itinakdang schedule at ang schedule ng inyong pagpunta ay nakabase po sa first letter ng inyong last name at hindi nyo po kailangan pumunta ng maaga sa venue. May mga nagko-comment actually dito sa aking previous vlog, sinasabi, bakit po sinasabi pa yung mga letter na yan? Pwede mo naman yung i-flash. You know what, guys? Ito ang mahirap sa ating mga Pilipino. Minsan, kailangan talaga natin ibigay. Isusubo talaga natin sa ating mga kapwa Pilipino yung mga information na dapat nilang malaman. Kasi minsan, kapag ka-pinox na lang natin yan, hindi nila yan binabasa. Pagka freelance na lang natin yan, hindi nila yan babasahin, hindi nila yan masyadong titignan. Kaya mas maganda, binabanggit po natin isa-isa yung bawat apelido ng mga recipients ng ating PDAW members at ng ating mga senior citizen. Nang sa ganun, hindi po sila nalilito at nalalaman po nila ang talagang legit information na kailangan po nilang malaman. Okay, muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa ay nakatulong po ako sa inyo na malaman niyo po ang inyong schedule sa mga magkiklaim po ng cash cards sa ating mga PWD members o mga PDAW members ngayong umaga. At kayo po muli ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!